Nagbabalik po ang Iskoolmates upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, ipinatupad ng ating gobyerno ang enhanced community quarantine sa Luzon at malaki ang epekto nito sa ating pamumuhay. Kabilang dito ang mga kabataang hindi maintindihan ng lubos ang sitwasyong kinakaharap natin ngayon. Kaya naman dahil hindi sila sanay na laging lasa loob lamang ng bahay, they may also experience or undergo through stress, pressure, and get involved sa mga sitwasyon na hindi nakakabuti sa kanila. Kaya naman upang ipahayag kung ano ang aksyon ng ating gobyerno para sa mga kabataan during the duration of ECQ, makakasama po natin si Sir Jason Alamar, Executive Assistant 3 mula sa Council for the Welfare of Children. Hi Sir Jason! Hello po! Hi Sir Gab! Isang makabatang araw po sa inyo at sa mga nanonood sa ating... Unang tanong po, ano po sa tingin nyo ang kadalasang epekto po ng mga ganitong pandemya o mga sakuna sa ating mga kabataan? Sa ilang mga pag-aaral at sa ginawang pag-aaral mismo ng Council for the Welfare of Children, ang ilang mga natural disasters, calamities, or mga sakuna gaya nitong pandemic na COVID-19 ay maaaring maging dahilan ng pang-aabuso o pagkakaranas ng mga iba't ibang forma ng karasan ng mga bata, lalo na no at marami sa kanila ay nasa bahay lamang. Sa ilang pag-aaral na naisagawa, no, ilan lamang dito ay ang online trafficking or sexual exploitation na nararanasan ng mga bata at kabataan dito sa ating bansa mismo. So sir, posible pala itong mangyari, no? Hindi pala ito nagtatapos lang doon sa stay home, stay safe, dahil ang vulnerable sector po ng ating mga kabataan ang pinakamaaring maapektuhan sa mga ganitong panahon. Tama, sir? Yes. Tama pa ang mga bata, no, sa pinaka-vulnerableng sektor ng lipunan. Yes, sir. Lalo na yung isang gawa naming pag-aaral na National Baseline Study on Violence Against Children, napatunayan nito na tahanan o sa bahay mismo, maraming kaso ng mga pang-aabuso ang naitala doon sa ating mga na-interview, no, na mga participants doon sa ating sinagawang survey. Nakakalungkot po, no, pero maraming salamat sa impormasyon na to. So sir, ano po ba ang aksyon ng CWC para maprotektahan ang mga kabataan from any forms of abuse or violence during the pandemic? Sa CWC po, no, bilang isang policy making body ng gobyerno, ang pinaka-recent po na ginawa kasama ang Department of Interior and Local Government ang paglalabas po ng Joint Memorandum Circular o JMC na siyang nagpapaalala po sa ating mga local government officials ng iba't ibang protocols para ma-respondihan ng tama yung iba't ibang concerns at issues na maaaring kaharapin ng mga bata, kagaya ng mga napapabalitang mga napapalabag sa curfew dahil sa ECQ. So, sir, isa-isahin po natin i-discuss itong mga protocols na meron tayo na pwedeng maging basehan kung paano mapoprotektahan ang rights ng mga kabataan. So, meron tayong dalawa dito na set of procedures or system of rules. So, sir, i-enlighten mo kami dito. Una, yung Protocol for Case Management of Child Victims of Abuse, Neglect, and Exploitation. So, ano ba ito, sir? Itong lahat ng protocols na lagay sa ating Joint Memorandum Circular ay mga existing protocols ito. At sa ating pagpunta minsan sa field, no, may ilang mga komunidad o mga barangay na nakakalimutan yung mga mahalagang bagay kapag umaharap na sa mga iba't ibang issue ng bata. Kagaya nitong Protocol for Case Management, no, ito ay specific steps na dapat isinasagawa ng mga case handlers gaya ng ating barangay. Sa barangay kasi merong Barangay Violence Against Women and Children's Desk na itinuturo dito kung paano ba dapat sila makipag-usap, ano yung dapat at hindi dapat gawin ng ating mga case handlers kapag
may nagsumbong sa kanila na mga batang naabuso or merong miyembro ng komunidad na nag-report na may batang naabuso sa kanilang barangay. Basically, sir, itong protocol na to, existing to sa lahat ng LGU, sa lahat po ng ating barangays. Tama, sir? Yes po. Ito pong mga protocols na ito no, ay ginagawa ng LUC kasama ng iba't iba pang mga national government agencies at ibinababa din ito sa pamamagitan ng mga memorandum circular ng DILG. At itong mga protocols din na ito ay dapat na napag-aaralan ng mga barangay elected officials kahit ng mga ating mga elves sa mga iba't ibang orientasyon na kanilang pinupuntahan. Okay. Salamat, sir. Ito, sumunod, sir, yung protocol to reach out to street children by the Council for the Welfare of Children. Ito namang protocol to reach out on street children, ang mahalagang naiambag ng CWC dito ay yung pag-i-instill sa mindset no ng mga local government officials or ng mga law enforcement officers na hindi basta-basta dapat yung ginagawang pag-reach out. No, yung terminology na ginamit dito ay reach out instead of rescue dahil kailangan maski yung language na gagamitin natin ay child-friendly at pinakamahalaga sa lahat, hindi lang dapat si mayor, hindi lang dapat ang punong barangay at hindi lang mga polis ang nandoon kapag nag-reach out tayo sa mga street children or street families. Ang isang mahalagang kasama dyan ay social workers no upang ma-iproseso ng tama yung mga ginagawang pag-reach out ng ating mga official. Sa lahat po ng viewers, reminder lang no, para sa ating mga kabataan na walang tahanan, napaka-importante po ng mga social workers at gamitin natin yung termino na reach out. Okay po? So, dapat maging vigilant po tayo sa paligid natin. So, sir, tanong lang po para sa mga nanonood sa atin ngayon, sino ba ang pwedeng lapitan sakaling may ma-encounter or merong na-abuse o na-violate ng mga karapatan sa mga kabataan po? Pangunahin dapat nakakampi ng mga bata at kabataan ay ang punong barangay. Sa bawat barangay, mayroong tayong nakabandato or nasa batas po yan na kailangan mayroong barangay councils for the protection of children na siyang nangangalaga at nagpro-promote ng karapatan ng mga bata sa kanilang komunidad. Pangalawa, kung hindi ma-resolve ito sa barangay, pwede itong umakyat sa LGU level sa panig naman ng local social welfare officer at ng local councils for the protection of children. Pangatlo, meron din tayong mga NGOs. No? Ang CWC ngayon ay mayroong partnership kung saan nakipag memorandum of agreement ito sa Bantay Bata 163 kung saan pwede nang tumawag lahat sa hotline na 163 kung mayroong mga issue o problema patungkol sa mga pang-aabuso sa karapatan ng bata. So ayun, schoolmates, narinig naman natin na kahit lalong-lalo na sa mga ganitong oras ng krisis at merong pandemic, importante pa rin yung social services, lalo na yung mga child-focused protection no, na pwedeng ibigay sa atin ng ating mga mother barangays at ng ating LGU. So, Sir Jason Alamar, Sir, maraming salamat po. Thank you for spending your time with us, Sir. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Thank you, Sir. At sa ating mga schoolmates, marami pa tayong pag-uusapan. Kaya dyan lang kayo at magbabalik ang Schoolmates!